Ngayon po ay Biyernes sa ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga ninuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ang salita ng Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, "Sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon aking iniluklok ang Haring Marangal." Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari sa Siyon, "Aking ihahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at pagmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon." Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon.